Good day mga ka-newbie! And I'm Jason. And welcome back to Flowerhorn Newbie TV. Magpapakain ka ba ng superworm? Madali lang ang pagpapakain ito dahil kukuha ka lang ito at ihuhulog mo sa aquarium para kainin ng flowerhorn. Kaya lang, dapat alamin mo muna ang tamang pagpapakain nito dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakasakit ng flowerhorn. Hindi maiiwasan na kahit medyo risky ang pagpapakain ng live food ay meron at meron pa rin magpapakain ito. Lalo na sa mga newbie na nagbabaka sakaling makatulong ito sa flowerhorn nila lalo na kung meron na itong cock. Dahil ang superworm ay nagtataglay ng 58% protein content. Meron din itong calcium, vitamins, enzyme, hormones, at iba pang nutritional benefits. Kaya lang, meron din itong high phosphorus content na masama sa kalusugan ng kahit anong uri ng aquatic at reptile pets. Kaya naman, ang pagpapakain nito ay dapat minsan lamang. Iwanagin ko na rin mga ka-newbie, ang karne po ng superworm ay hindi po matigas. Ang matigas po dito ay yung pong balat nito. Dahil ang superworm po, habang lumalaki, ay nagpapalit po ng balat. Kaya pakapal po ng pakapal ang balat nito. Kaya kung makakarinig kayo na matigas daw po yung karne ng superworm, fake news po yun. At para mas maliwanagan po kayo, panoorin niyo po ito. Ito mga ka-newbie, may culture po ako ng superworm. Ipapakita ko po sa inyo na malambot po ang karne nito at ang balat po nito ang matigas at makunat. Kita nyo naman mga ka-newbie, napakalambot ng laman ng superworm at yung balat nito ang matigas talaga. Ngayon, meron po akong tip sa inyo kung paano ipakain ng superworm na malambot at madaling matunaw sa tiyan ng flowerhorn. Number 1, bumili po kayo ng superworm na medium size. Dahil mas manipis po ang balat nito. Nasa sobrang nipis, hindi nyo po ito makikita sa ilalim ng aquarium after itong ipop ng flowerhorn. Makikita nyo po ito sa ibabaw ng tubig na akala nyo ay may nahulog na dumi dahil durog na durog po ang balat nito. Try it to believe it. Number 2, kung meron po kayong culture na superworm katulad ko, piliin nyo po yung puti ang kulay, mapa medium o large size pa dahil kapapalit lang po nito ng balat kaya mas malambot po ito at mas madaling matunaw sa tiyan ng flowerhorn. Hindi po kasi kayo makakabili nito sa pet shop dahil ito po ay nakadepende sa molting stage niya kung kailan ito magpapalit ng balat. At ilang minuto lang po ang lilipas, unti-unti na po itong titigas at babalik ito sa dati nitong kulay. Kaya kung may culture ka ng superworm, anytime eh pwede kang makakita nito. At kung interesado kang mag-culture ng superworm, mag-subscribe ka na dahil ito ang magiging topic ko sa susunod na episode. Number 3, hugasan ng superworm sa running water o sa gripo. Dahil kung mapapansin nyo, gumagapang ang superworm sa sarili niyang dumi. Kaya maaring may dala itong bakterya na kung direkta nating ipapakain sa flowerhorn ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon nila ng internal parasite. Kaya nga, hindi lang ang superworm ang dahilan kaya nagkakasakit ang ating alagang flowerhorn, kundi tayo din kung paano natin i-prepared ang pagkain nila. Number 4, magpakain ng superworm sa umaga. Dahil kadalasan, sa maghapon, mainit ang panahon at mas aktibo sila, kaya mas mabilis silang matutunawan. At iwasan naman nating magpakain kapag malamig ang panahon. O kung gusto nyo talaga magpakain, gumamit kayo ng heater para mabilis silang matunawan. Number 5, no overfeeding.
Kahit sabihin pa natin na medium size o yung katatapos lang mag-molt ang ipapakain natin, kung marami naman ay mahihirapan silang matunawan. Ibase din po natin ang laki ng superworm na ipapakain base pa rin sa sukat o dami ng pellets na binibigay natin ayon sa sukat ng flower horn. Number 6, after magpakain, mag-water change kinabukasan, 20-30%. Mas madumi po kasi ang tubig kapag live food ang ipapakain natin. Huwag din po natin kalilimutang maglagay ng rock salt na nagpapakondisyon ng tubig at nagpapaalis ng parasite. Number 7, magpakain po ng superworm once a week lamang. Tulad po ng sinabi ko kanina, mas mataas po ang phosphorus content nito. Kaya kung mas madalang po tayo magpapakain, mas maliit po ang tsansang magkasakit ang alaga nating flower horn. Ang tanong ngayon, dahil nagpakain tayo ng live food, ibig bang sabihin magde-deworming tayo? Well, kahit hindi na po, basta susundin nyo lang ang mga sinabi kong pamamaraan. Pero kung gusto nyo talaga makasigurado, comment down below para matulungan ko po kayo kung paano mag-deworming. True experience ang aking sinishare at tinuturo sa inyong mga ka-newbie para makakasiguro po akong ito po'y ligtas, mabisa at kapaki-pakinabang ang mga impormasyon para mas madali nyong matutunan. Nagustuhan mo ba ang video? Baka naman, paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka sa upcoming videos ko at para hindi mo ma-miss ang isa na naman pumpaksang tiyak na pupulutan mo ng aral. Siyempre, bago tayong matapos, ay shoutout muna. Ang shoutout mo? Special ka! Shoutout sa'yo sa Daco Bean ng Zamboanga City. Last but not the least, shoutout sa'yo, Queen Fentebella Marcelana. At sa ating mga ka-newbie, maraming salamat sa panonood ng video ko. Happy fishkeeping! Ingat! God bless! Thank you! Bye-bye!